Magandang araw po sa inyong lahat, guys. At ngayon, i-share ko lang sa inyo kung paano kumuha ng security license. So, at kung ano yung mga requirements na kailangan, guys. Okay. Unang-una po, guys, ang mga requirements po. So, dapat po, nakapag high school kayo, high school graduate, o nakapag college po, guys. So, tapos, kumpleto po yung requirements nyo. Meron po kayong resume, birth certificate, TOR, MBI clearance, police clearance, barangay clearance, at saka court clearance, at saka DI clearance. Bali guys, yung DI clearance, doon po yan kinukuha sa Camp Krami po guys. Sa may gate po yun. Yung building ng sa gilid, katabi ng gate, doon po siya kinukuha. Yung DI clearance guys. So ngayon guys, pag meron na po kayong requirements guys, bali magpa-xerox po kayo ng tida dalawa po guys. And then, ihiwalay nyo po yung original kesa yung sa mga senerox nyo. Tapos, bumili po kayo ng dalawang folder na long. Doon nyo po yung ilagay. Yung mga senerox nyo. Tapos, ihiwalay doon sa isa naman po is doon po yung mga original. Kasi titingnan po yun ng training school kung yung mga original nyo po. Yung na requirements, kung kompleto na kayo sa requirements. Ngayon guys, kung kompleto na yan, punta po kayo sa mga training school sa Camp Krami, o kung meron naman sa malapit sa lugar nyo, pwede naman po kayong mag-training doon. Basta po accredited po yung training school na yun na magpa-training ng mga security guys. So guys, kung wala po, punta po kayo sa Krami, marami po doon guys. Pero take note po guys, di po kayo sa loob mismo ng Krami mag-training. Nung una po kasi guys, nung nag-apply po kasi ako, as in wala po akong kaalaman kung paano po mag-apply. So, ang ginawa ko guys, may security guard sa mall, nagtanong po ako kung paano po mag-apply as a security. And then sabi niya sa akin, punta lang daw po ako sa Krami, dun sa Krami doon daw po mag-training. So, pumunta ako doon. So, akala ko sa loob po ng Krami po, doon mismo sa loob. Yun pala, sa labas lang siya, sa training school po ng mga pre-licensing school guys. And then guys, pagpunta niyo doon, meron kasi guys ng mga marketing na nag-ano po sila, namimigay ng flyers ng mga training school po. Sila po yung namimigay. Pero guys, kung gusto niyo pong mag-training, kung first timer kayo, kung halimbawa gusto niyo sumama sa marketing guys, doon po kayo mismo magbayad sa sa training school po mismo, yung iisyuhan po kayo ng resibo. Kasi po yung kaibigan ko po, nangyari po sa kanya, nagpunta po siya sa Krami, and then mayroong marketing, doon po siya nagbayad. So ang nangyari guys, wala siyang resibo. And then after niya magbayad ng 3,500 pesos, hindi na siya inaasikaso guys. So alam niyo na kung mag-training po kayo, kung may mag-aalok po sa inyo or like magbibigay sa inyo ng flyers kung pupunta kayo ng Krami, as samahan nyo, pumunta po kayo mismo kung anong training school po kayo mag-training, doon po kayo sa opisina magbabayad, hindi po kung saan-saan lang. Kasi katulad nung nangyari sa kanya, TY yung 3,500 niya, kasi nga hindi na nagpakita sa kanya yung tao, wala na. Pero hindi ko naman inaano din yung mga tao din doon sa doon yung mga marketing doon, kasi kadalasan naman po guys, mababait po sila guys. Katulad po nung naranasan ko dati, nag-training po ako nun guys,
on process na po yung license ko for releasing na lang siya sa loob. And then, wala po akong pera nun. So, kailangan ko ng 500 pesos and then wala po akong 500 pesos kasi yung nasa wallet ko is 100 pesos na lang, guys. Pamasahe ko na lang pauwi. So, ang nangyari po, ang sabi sa akin nung yung marketing ko, yung nagproseso, yung sumasama sa akin kung paano ganito, ganyan gawin. Sinamahan niya po ako dun sa loob. Sabi ko, wala po akong pera. Kulang yung pera ko. And then, for releasing na yung license ko. And then, ang ginawa niya, sabi niya, sige, may pera ako dito. Pag-utangin muna kita. Pero, bayaran mo ako ha pag, ano na, pag nagka-pera ka na. So, very, ano ako, sobrang pasasalamat ko talaga sa kanya. Kasi, tuwang-tuwa ako sa kanya kasi, nagtiwala siya sa akin na hindi ko naman siya kakilala, wala naman kaming hindi ko siya kamag-anak o kaibigan. On that time lang na nagpatulong ako sa kanya kung paano mag-process. Sabi niya, sige, basta bayaran mo lang ako pag nagkapera ka na. So ang nangyari, guys, pinautang niya ako, pinahiram niya ako ng pera, and then yun, nakuha ko yung license. Tuwang-tuwa ako, guys, kasi pinautang niya talaga ako ng pera that time. Kaysa naman daw, babalik pa ako doon. Matagal pa makukuha ko yun kasi pabalik-balik. Sayang naman daw yung oras ko kung babalik pa ako in the next few weeks na naman. So, ang ginawa niya, pinautang niya ako, guys. So, binayaran ko siya nung nagka-pera ako. So, yung inutang ko na, 500 pesos. So, bali, dinagdagan ko ng 200 kasi sobrang, kumbaga, pasasalamat na rin kasi that time, pinautang niya ako na walang-wala talaga ako, guys. So, hinulog ko yon sa smart padala, guys. Binayad ko sa kanya. Ayun, papasalamat din siya kasi binigyan ko siya ng yung 500 niyan, binigyan ko siya ng 200. Tumubo siya ng 200. So, pero sa akin, guys, wala na yun kasi that time talaga, walang-wala talaga ako. So, nung nagkapera na ako, binayaran ko siya, dinagdagan ko pa yung 500 niya. So, yun, guys, kung mag-training kayo doon, guys, yun, doon kayo mismo magbayad sa doon mismo sa loob ng training school. Sa training school mismo kayo magbayad. Bibigyan kayo ng resibo, at least kahit papano, meron kayong hapon. Ito, may resibo ako. Ganito, ganyan. So, yun. Pagkatapos nyo mag-training, guys, yung mga requirements nyo naman, bago kayo pumunta sa loob mismo ng Krami, tinitingnan po yun ng training school nyo kung kompleto na yung mga requirements nyo. Kasi pagpasok nyo dun sa Krami, dun sa loob, meron pong interview ng mga head officers doon, ng SOSIA, doon po, tinatanong, kinikilatis po kayo kung talagang nag-training kayo. So, kung pumasa kayo sa mga interview po nila, iyon, marirelease nyo, makukuha nyo yung license nyo. Pag pinirmahan na yung folder nyo, yun, okay na yun. Laki, pasalamat na kayo at pumasa kayo. So, hindi naman may mahirap yung mga tanong ng mga head officer doon, guys, kasi kung talagang nag-training kayo, masasagot nyo naman yung mga tanong nila. So, huwag lang kayong kabahan o matakot kasi naman, guys, mga mababait din naman sila, mga tao din naman yan. Huwag kayong nervyusin, okay? Pag na-release na yun, pag pinirmahan na yung folder nyo, yung mga documents nyo, pumunta na po kayo sa releasing na po, guys. Mag-captured na po kayo, dun po, pipicturean po kayo para dun sa license nyo, dun sa card. And then, wait na lang po kayo pagkatapos ng captured, umupo muna kayo dun, antayin nyo yung license nyo, natatawagin kayo at kunin na yung lisensya nyo. At nga, pagkatapos nyon, yun, makapag-duty na kayo. Mag-apply na kayo kung saan nyo gustong agency, guys. Maraming agency po, guys, hindi, kung
gusto mo talagang maghanap ng mapapasukan, makapasok ka agad. Guys, maraming agency, guys, security agency, maraming mapapasukan, guys. Anytime, mabilis kang makapasok kumpara sa mga katulad ng mga dati kong mga ina-applyan. Pag sa security kasi, guys, mabilis ka lang makapasok ng trabaho basta may lisensya ka, complete requirements ka. Okay? And then, sunod, guys, halimbawa, wala pa kayong mapasukan ng mga na agency, pero guys, take note, huwag po kayong mag-apply sa sa mga colorum na agency. Kasi nga, mababa lang yung pasahod nila doon, and then, just in case, anong mangyari, hindi ka nila tutulungan. Kung may mga problemang mangyayari sa pinagjujutihan mo, wala. Dead ma. Maliit lang yung pasahod, minsan 12 hours, wala pa sa minimum yung pinapasahod. So, pag nag-apply kayo, piliin nyo na rin yung magandang agency, guys. Para, yun, medyo malaki-laki yung sahod mo. And then, kung wala kang mahanap, pero pag nasa krami, pag nandun ka na, guys, sa training school nyo, pwede ka rin manghingi ng agency na mapapasukan. So, bali, ang training school ang magbigay sa'yo, eto, puntahan mo to, sila na yung mag-provide sa'yo, sila na yung mag-refer sa'yo sa agency na mapapasukan mo, guys, kung saan mo gusto. Okay, guys, kung may mga katanungan po kayo, just comment below and follow my YouTube channel po. Subscribe, please subscribe po para po ma-notify po kayo kung meron po akong mga bagong videos, and kung may mga tanong kayo or may gusto kayong itanong, mga dagdag kaalaman, pwede niyo rin i-share sa akin, guys. So, mas maganda naman kasi yung mag-share tayo ng kaalaman sa iba. Okay? Maraming salamat, guys, and God bless. Bye-bye.